mapagpalang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan. No? Mainit po ang panahon po ngayon, no? Sa mga papasok sa trabaho, mag-ingat po tayo. Sa aking mga kapwa frontliners, mag-ingat po tayo, no? Sa pagsisilbi sa bayan. No? Tugunan po natin ang tawag po ng ating tungkulin. At agit sa lahat, tugunan din natin ang tawag ng tungkulin mula sa ating Panginoon Diyos. No? So ngayon po ang gagawin po natin ngayon, no? So aside from pagganap po sa aking tungkulin, which is actually to serve and protect, so what I'm going to do, of course, syempre, is tugunan ko rin yung tungkulin ko sa ating Panginoon. Hindi po papalaganap ng salita ng Diyos. Kaya ang gagawin po natin ngayon sa mga oras na ito is magkakandak po tayo natatawag na social experiment. Not totally social experiment, no? Pero parang gano'n na rin. So parang survey na rin po. So kung sino yung mga makakasalubong natin at available na pwede natin tanungin, no? Hindi natin i-interrogate, no? Well, tanungin lang, interview lang, parang survey lang. Tanungin natin sila kung ano ba ang alam nila sa salita ng Diyos or sa Bible, no? Tanungin natin sila regarding sa Ten Commandments at kung ano ang mga favorite memory verse nila. In that way, malalaman natin talaga kung sino ito ang mga well-educated, well-informed, or yung mga lagi nagsisimba or yung babasa ng Biblia. Dito natin din malalaman kung importante pa ba sa mga tao nowadays ang salita ng ating Panginoon. So stay tuned, no? Uumpisa natin to shortly. God bless po to all of us. Hindi ba basa ka ng Bible? Ay, hindi ka rin makapasa. Hindi ka naman ilang yan. Sige. Wala kang Bible. Wala. Sige. Pero dahil wala kang Bible, bibigyan ka lang, ha? Ito, ang puting nito, bagong tipan. Ha, bagong tipan ako. Ngayon, wala ka ng public memory verse, di ba? Okay, pero, you know, sus. Naniniwala ka na kaya kanya bigyan ng kalakasan. So, bibigyan ka na ng memory verse. So, dapat lagi mo tatatandaan. Ito yung sinabi ng Apostol Pablo. Matatagpuan mo to sa Philippians chapter 4 verse 13. No? At pagano, Philippians, Philippos, mapagay Philippos, yun lang. Philippos, 4:13. Sayo ka na malakas, ha? Ito, patayo ka na malakas. Sige, patayo ka na malakas. Ito yung magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa Philippos 4:13. Kanina magagaling ang lakas? Kapag ba tayo ay lalakan sa Panginoong Jesus sa bawa? Okay, so yun naman. Ikaw, kapit, ha? Basta ka ng Bible, ha? Importante yan. Para malaman mo, ano talaga yung inaaral mo. Diyan isipin yun! Okay, so, meron, hindi naman tayo siya. Maganda kayo kami nung hindi ka tatawa. Ikaw, basta ka lang. Madala. Ano pili yung verse? Wala kang kisado, bibigyan kisado. Okay, mo naman lang dyan, sabi dito? Ang lahat? Well, Pilipos 4:10. Ang Pilipos 4:10. Doon napakala ko po, sabi ko yan. Very important. Ito yung mga bagay na nakakalimutan ng tao sa panahon ko. Ang pagbabasa na. So, bibigyan ko po na Bible sa iyo ito, ha? Ano, pasahin natin. Kasi hindi ba tayo uuwan ng lakas? Ha? At malalaman natin yung mga panahon ko natin sa Bible. God bless you, God bless you. Favorite number first. Ayun, same verse na yan. Kasi ako, bakit yung Patagalog nga lang to, ha? Yung favorite memory verse na sinabi mo, seek first the kingdom of God. Ang hit ang ano na lang, maratag po kayo sa Mateo, or Matthew, chapter 6, verse 3. Ano yun, pero yun na. Ano yun, alam niya, Mike, okay. Kasi dito naman, sino ba? Dito naman kayo lahat eh. Oto na lang, sige, madaling tanong. Ha? Alam niyo ba kung ano isang pumutos? Pamatay. O sige nga, isa-isayin nga natin. Una. Eh, okay lang mo yan, okay lang. Okay, kung mapapansin ninyo, no? Nowadays po, nowadays, no? Parang yung tao, ang minabagay mo yan, ha? Ako, bilang isang pulis na nilagay mo ito sa servisyo, ang trabaho ko po is to serve you. Kami po, no? The main purpose of my life, the reason why God put me here, is for me, diba? To spread His word. No? True word of God, true the Bible. So ngayon po, magbibigay po ako sa inyo ng Bible, no? Tara po, basahin po natin ito. Ayan, ayaw na anyayako po kayo lahat. Napuksan niyo po ang Bible. Mabilis namin po ito, ha? Tawag po. Hanapin niyo po yung Filipos. Filipos, Filipos. Hanapin niyo po yung Filipos, ha? So, kaysa balik po tayo. Mabasahin po natin ito. Ha, na yun, ha? Hindi lang po, ha? Hanapin niyo po yung Filipos. Filipos. Ama, Filipos, ha? Filipos. Ano chapter po? Ha? Okay, sabihin po yung chapter po mamaya. Bakit na po muna? Napanin po yung Pilipo sa Pilipo. Sa panahon po natin ngayon, no? Ibigyan ko lang muna kayo ng short story, no? Ang result po niyan, si Apostol Pablo. No?
Tapos yung problem ko dati, bago siya naging Paul, bago siya naging Paul, ang pangalan po niya Saul. No? At si Saul po, siya po ang army or soldier. At ang pinapatay po niya, mga Kristiyano. Loyal po si Apostol Pablo. Dati po siya. Soldier po siya. Bawal. Kaya lang ang pinapatay niya, pinapahirapan niya, mga Kristiyano. Galit siya kay Jesus dati. Kung alam, isipin niyo ha, mamamatay tao at pinapatay niyo mga Kristiyano. Pero magbubulat pa, bakit siya ng mga halang kasalita ng mga Kristiyano? No? Ginatagpo siya ng ating Panginoon Jesus. At siya ang ginamit para palagan natin ang salita ng ating gospel, di ba? Ni Kristo. Ngayon, nung naging Kristiyano niya, lahat ng mga bagay naging agawa niya lang sa Kristiyano is dinanas din niya. No? Pinipersecute siya ng mga soldiers before. Pinapahirapan din siya. Ngayon, nung habang pinapahirapan siya, sabi ni Apostol Pablo, dito sa Philippians 4:30, ito yung mga panahon na kasabihan. Ano sabi ni Apostol Pablo dito? Sabay-sabay natin masahe. 1, 2, 3, go! Sabay-sabay natin masahe. Ang lahat ito, ang dapat natin pangawakan dito ito lang, hindi po sa sarili natin. Dapat natin pangawakan dito, hindi po sa sarili natin mga kapatid. Dapat natin pangawakan dito mga kapatid, mga kaibigan. Kaya kalakasan, nakapungula na rin ang Kristo. Si Apostol Pablo, nalampasan niya lahat ng mga pagsubok, mga problema sa buhay niya. Noong panahon na pinahihirapan siya. Bakit? Dahil sa pagsubok niya ang Kristo. Dapat kapalagarap niya ng salita ng Diyos, hindi niya kinilihas sa Jesus. Pero ganun po man, kahit na pinihirapan siya yung ito, no? At ang lakas na kanyang ginagamit ay nagmula ka nino? If we will have faith in Him, if we will have Jesus Christ, no? Drive our own way, no? This pandemic, the problem that we are facing right now, ay malalang pa sa nangyayari. Ang tanging ng Panginoon na kung yan sa akin. Huwag po tayong mawala ng pagpasa. Huwag po isipin niya, hindi naman ang tapos nito. Lahat ng bagay nito. If in this world, you know, pero salita ng Diyos, God is love, ang pagpili nito. Ang salita niya manatili, pangamang. So yun nga po, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid ko sa pananampalataya. So nagtanong na po tayo, inisa-isa na po natin sila. At meron din, nagtanong din po tayo sa maramihang tanungan. And namahagi din po tayo ng Bibles, no? And then at the same time, nag-share na rin po tayo ng Word of God. Nakakatawa po at may nakakasagot naman po, no? Kung ano po yung 10 utos. Hindi nakakasagot din po kapag tinatanong ko sila kung ano po yung favorite verses nila. Pero karamihan po sa mga nakakausap at natanong din po natin is hindi rin po nila alam kung ano po yung nakasaad sa 10 utos. And hindi rin po sila, wala rin po sila mga memory verses. So meaning hindi po sila, karamihan po sa mga natanong po natin is hindi po educated, well-educated when it comes to the Bible, when it comes to the Word of God. Kaya napakahalaga po talaga ng discipleship. Kaya napakahalaga po na hindi lang po basta na-sharean lang po natin sila ng salita ng Diyos, pagkatapos nun, tapos na. Dapat po, pag po na-sharean po natin ng isang tao, ng salita ng Diyos, responsibility na po natin ang tao na na-sharean po natin ngayon. So the next thing na gagawin po natin is i-disciple na po natin, no, yung tao na sinaran po natin ng salita ng Diyos. Na sa gayon po, is lumalim po siya doon po sa Word of God, doon po sa Bible, sa salita ng Diyos na iniwanan po niya sa mundong ito. So sana po, no, sa mga darating na panahon, pagka po tayo mag-share ng Word of God, make sure na i-share po natin, is kilala po natin. Kung di man po natin kilala, kilalanin po natin siya. And then the next step na gagawin po natin is i-disciple po natin yung tao na yun. Remember, once na na-share po ng Word of God ang isang tao, responsibility muna po siya sa Panginoon. Yun naman po, God bless po to all of us.